Hi guys! Good day! And this is Sir MJL. And for today's video, pag-uusapan natin yung bagong requirements ni LTO about sa pagbibili or pagbebenta ng second hand na motor. If nakasubscribe kayo sa YouTube videos ko, binenta ko nga ito si PCX160, tapos may ginawa kaming bagong transaction na hindi ko ginawa dati sa pagbenta ko kay Airblade 150. So ito na yung pangalawang beses ko na nagbenta ng motor. So sa video na to, papaliwanag ko lang yung mga nangyari sa akin sa pag-transaction namin sa pagbenta ng motor. So simulan natin sa una, ano ba yung mga binago ni LTO? So ang binago pala ni LTO ngayon ay ito. Pag magbebenta ka ng motor, if ikaw yung seller, kailangan required ka na mag-report sa LTO na nagbenta ka ng motor. So Sir MJL, ano ba yung mga kailangan na requirements sa pagbenta ng motor? Una pong kailangan sa requirements ng motor ay yung OCR. Tapos kailangan mo rin ng deed of sale. Yung deed of sale po guys, kailangan nyo, ito yung sample ng deed of sale. Kailangan may pirma din yan ng buyer. Tapos kailangan na ipanotaryo yan. Kailangan nyo ng tatlong kopya na ganyan. At yung kopya nyo pong ganyan, tig-tatlong kopya kayo ni buyer. Kasi maganda yung sobra na yung kopya nyo. At least yung isa kasi dyan kukunin ng LTO. So maganda sobra yung kopya nyo para if ever in the future kailangan ninyo, meron kayo sobra. Kasi ang hirap maghanap ng pirma dun sa buyer, ay sa seller eh. Kanyari, ang tagal nyo nang walang transaction tapos hahanapin mo. Diba, minsan istorbo, minsan malayo yung lugar nung pinagbilang mo ng motor. Kaya sobrahan nyo na. Ito po guys ha, explain ko lang. Ito yung kopya ng deed of sale. Pinirmahan na yan ng buyer at pinirmahan na rin ng seller. Tapos ipapaserox nyo ng dalawang kopya at ayun ang ibibigay nyo sa LTO. Bawal po iyon. Kailangan original. So gawin nyo, paserox, magpakopya muna kayo ng tatlong kopya nito or apat para sigurado. Tapos papirmahin nyo ng apat na pirma din sa lahat ng papel na yon. Para yun ang matatawag mo na original na papel. Hindi yung papapirmahin mo na isa tapos ipapaserox mo. Bawal po iyon, hindi po tatanggapin iyon. So linawin ko lang po yun kasi mali din ako nung una. Akala ko ganun eh. Tapos bukod sa deed of sale, ito yung pangatlo yung kailangan. So una, yung original na ORCR. Pangalawa yung deed of sale na may pirma nyo na nakanotaryo na. Kung mas maganda nakanotaryo na rin. Tapos ito yung pangatlo, dalawang valid ID. Ayan. So guys, sa valid ID, kailangan yung isa hindi na expired. Maganda humid ID ang hingin nyo. Kasi katulad nito license na to. Kunyari, na-expired siya ng 2025. Next year, expired na siya. So hindi na siya makukonsider. Hindi na siya gagana kasi nga expired na. So kailangan mo ulit ng panibagong ID. So kailangan hanapin mo na naman yung buyer. So ang maganda po, as much as possible, dalawang ID na hindi na expired. Tapos kailangan may 3 signatures siya. So again, bawal mo papirmahin to tapos papaserox mo ng ilang kopya, bawal po yun. Kailangan mo magpaserox na ng tatlong kopya ng ID, tapos papirmahin mo ng tatlong beses sa bawat papel. So maganda gawin mo ng sobra, kahit apat na papel. Pirma lang naman yun eh. Ito hindi mo kailangan panotaryo guys ha. Ito hindi nyo kailangan panotaryo, yung deed of sale lang. Tapos may isa pa tayong tinatawag. Ito, acknowledgement form. Gagawa kayo ng acknowledgement form, tapos may ID rin. So, gagawa kayo ng letter dito. Extra lang to. Parang kasulatan na binenta mo na yung motor. Normally, kailangan to ni seller. Pero maganda, meron din si buyer. So, gagawa kayo ng letter lang na binenta nyo na nga yung motor sa araw na ito. Tapos, may ID at may pirma. Ito po ay kasiguradohan lang. Pero ang tatlo lang hinihingi talaga ni LTO ay yung ORCR na original. Tapos, yung deed of sale. Tapos, yung dalawang ID na may tatlong pirma. So si seller po pala guys, so ito po pala ang violation na pwedeng mangyari. Pag si seller naman ay hindi nakapag-report sa LTO within 5 days na binenta niya na yung motor, pwede siyang ma-violate ng 20,000 pesos. Ang laki nun guys, ang sakit nun. Si buyer naman kapag hindi siya nakapag-change of ownership within 20 days, ay siya naman ang mape-penalty ng 20,000 pesos. Diba guys, napaka-sakit nun. Actually, para sa akin, medyo unfair yung ganitong batas ni LTO. Kasi medyo matagal ang processing nila sa mga paperwork nila. Minsan yung plate number mo nga, ang tagal makuha. Tapos yung ORCR, napakatagal. Tapos minsan yung ID mo pa. Pag magpapagawa ka ng ID, nauubusan sila ng card, papel. So para sa akin, hindi fair. Lalo na sa mga siguro nagba-buy and sell. Ako hindi naman ako nagba-buy and sell. Marami sa atin nagba-buy and sell. So medyo malulugi sila sa mga gantong pangyayari.
medyo maraming hindi aproba, lalo na yung iba na walang idea, hindi alam na may mga ganito palang batas. Ako actually, nabenta ko na yung motor ko, lately ko lang, nung nabenta ko na yung motor, doon ko pa lang mismo nalaman na may ganitong batas na pala na pinatupad si LTO. Kaya gusto ko talaga gumawa ng vlog na to para at least maging awareness din sa mga ibang tao. Kasi ang laki na mawawala sa inyo guys, 20,000 pesos each na lumalabas sa 40,000 pesos, diba? Akala mo nakamura kasi sa pagbili ng second hand, yung pala mas napamahal ka pa. Kaya kayo guys, sa tingin nyo, approve ba kayo sa batas sa ginawa ni LTO about sa bagong pinapatupad nila? Actually, hindi nila pinapatupad, pinatupad na nila. So overall, maganda, tips ko lang, pagbibili kayo ng second hand na motor, maganda yung malapit lang sa inyo yung buyer at saka maayos kausap, mag-iingat kayo sa iba na alam nyo na yung pagdabenta na, bahala na kayo sa buhay nyo. Kaya ako, lahat na sinabi ko sa video, ito yung magandang para sa akin na gawin nyo, sobrahan nyo palagi yung kopya, yung original copy, at itago nyo para hindi kayo mahirapan. So guys, if may mga question kayo, katanungan, please do comment down below. If may mga input kayo na gusto sabihin about sa channel na to, about sa video na to, na makakatulong din sa mga subscribers natin or mga viewers, please do comment down below para matulungan din natin sila. At ingat kayo palagi guys, and see you soon! Update ko nga lang pala sa mga viewers ko dyan na naghihintay na sa Gada Ride. Andito na si Bagyong Christine at sana huwag siya umabot ng Sabado Linggo. Sana wala ng bagyo ng Sabado Linggo para matuloy na namin yung Sagada Ride. So see you guys on my next vlog. Abangan nyo yung Sagada Ride namin, overnight lang yan. And see you soon guys! Ingat kayo palagi. Bye-bye!